guys! Welcome to another video! Today's video, pag-uusapan naman natin ang wages versus profits. Alright guys, so in this video, isi-share ko sa inyo yung personal experience ko sa aking mahigit 5 years na pagtatrabaho at sa mahigit 8 years na pagninegosyo ko. So ano nga ba ang much better or mas maganda sa dalawa? Wages or profits? Okay, so pag-usapan muna natin yung about sa wages. Okay, sa pagiging empleyado, alam natin, sa simula pa lang na yung sahod natin or yung kikitain natin is naka-fix. Alright? And of course, sa negosyo naman, alam natin na unreliable at hindi sigurado yung income. Kaya maraming tao, sinasabi nila na mas maganda daw na mag-trabaho na lang kaysa mag-negosyo. Kasi sa trabaho, meron kang fixed income. Ibig sabihin, reliable ang iyong kita. So, sa trabaho kasi, in the first place, alam mo na kaagad kung magkano ang kikitain mo pagdating ng quincenas katapusan. But guys, this is the problem kapag nagtatrabaho ka, kahit anong sipag mo, kahit anong tiyaga mo, kahit anong galing mo, kahit anong talino mo, kahit gaano ka pa kabusay, maniwala ka sa akin, yung sweldo mo, kung magkano yung rate mo, kahit na milyon-milyon pa ang ipasok mong production at sales sa kumpanya pinagtatrabahuhan mo, that's useless. That's worthless. Diba? Kasi naka-fix yung sweldo mo. Ibinibenta mo yung oras at kakayanan mo, galing mo, talento mo sa halagang minimum or sa fixed rate na ibinibigay sa'yo ng kumpanya mo. Kaya kahit anong galing mo, kahit gaano mo kagaling, diba? Kahit hatawin mo siya ng todo, never na never tataas at lalaki yung kita mo, never na never kang yayaman. Pero same yung effort na binibigay mo, tama ba? 8 hours to 12 hours kung pumapasok, pero yung sahod mo naka-fix, nakatali ka sa 8 oras hanggang 12 oras. So yung experience ko naman sa pagninegosyo is ganito. Sa negosyo kasi, ang kinaganda ng pagninegosyo, although yung negosyo ay unreliable yung income, pero alam mo na slowly but surely, kapag ginalingan mo, kapag hinusayan mo, kapag pinagbutihan mo, kapag trinabaho mo ng todo-todo, binigay mo yung 100% mo, alam mo na pwede kang umasenso, pwede kang yumaman sa negosyo, di ba? Although unreliable yung income, but for me, guys, in my own experience, mas maganda yung magnegosyo ka kaysa magtatrabaho ka at aasa ka lang sa sweldo mo. Sabi nga ni Jim Rohn, wages can give you a living, but profits can give you a fortune. So, ano ibig sabihin, guys? Sa pagninegosyo kasi, kapag sinipagan mo, kapag pinagbutihan mo, kapag ginalingan mo, lahat ng pagod, lahat ng sacrifices mo, lahat yan bayan, lahat yan worth it. Kasi sa negosyo guys, alam nyo, sa simula, maliliit ang kita mo, pero napakalaki ng effort na binibigay mo. Pero along the way, slowly but surely, lumalaki yung kita mo hanggang sa mag-boom at maging successful ka sa negosyo mo. So, what's the advantage? Sa negosyo kasi, pwede kang kumita ng unlimited income. Kahit magkano gusto mo, pwede mong kitain. Diba? Unlike sa trabaho, that you are limited. Diba? Limited ka lang sa trabaho. Kahit anong galing mo, kahit anong talino mo. But in business, you are unlimited. You have unlimited potential of opportunity to become successful and to earn millions, 100 million, and even billions of pesos in your business. Diba? So iba ang negosyo. Sa simula, malaki yung effort pero maliit yung income. But along the way, slowly but surely, pataas ng pataas ng pataas yung income mo. At eto pa, kahit gaano ka
kagaling, kahit gaano ka katalino, kahit gaano kalaki sweldo mo, at kahit gaano kataas ang position mo sa trabaho mo, at hindi mo siya pwedeng ipamana because you're just an employee and you're not the owner of the business, right? You're not the owner of the company. So, meaning to say, anytime pwede kang palitan at tanggalin sa trabaho mo. So, ang kagandahan sa pagbe-business is pwede mo siyang ipamana sa anak mo at sa mga mahal mo sa buhay one day kapag matanda ka na or mawala ka na sa mundong ito.